ang pag-aalaga ng sugat ay hindi biro-biro. Kung pinili mong pabayaan ang sintomas ng injury, o kaya naman ikaw ay gumagawa ng mga bagay na nagpapalala ng iyong injury, lalo na kung ang iyong katawan ay hirap magpagaling ng sugat, inilalagay mo ang iyong sarili sa risk na magkaroon ng hematoma, amputation, o kahit mapanaw. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga steps na pag-iwas at paggamot ng sugat na hindi gumagaling, inilalayo mo ang iyong sarili laban sa mga chronic wounds. Ang mga steps na aming babanggitin ay maaaring isalba ka sa pagkawala ng iyong binti at matulungan ka upang bumalik ka na sa normal na pamumuhay. Let's start! How to treat a wound that won't heal. Ang paggamot sa sugat na matagal gumaling ay nangangailangan ng higit pa sa pag-inom ng antibiotic. Kinakailangan mo ng holistic o kumpletong approach na isinasama ang lahat ng factors ng abilidad ng iyong katawan upang gumaling. Ang mga ito ay ang mga sumusunod. Control infection. Ang bawat sugat ay prone sa infection. Ngunit, mas prone ang mga sugat na hindi gumagaling sa damage na dulot ng infection. Ang kailangan mong gawin ay sundin ang niresetang antibiotic ng iyong doktor at iwasan ang mga potensyal na mapagkukuhanan ng infection gaya ng public swimming pools. Ang paggawa ng maayos na wound dressing ay nagpoprotekta sa iyong sugat laban sa mga bakterya at nababawasan ang iyong risk na magkaroon ng infeksyon. Wound dressings. Sa oras na nalinis mo na ang iyong sugat, takpan ito ng wound dressing. Karamihan sa mga sugat ay pinapanatiling moist gamit ang mga moist compress. Ngunit, ang mga sumusunod na dressings ay maaaring gamitin din. Films, gauze, hydrogel dressings, dressings na mayroong silver, at foam dressings. Ang mga dressings ay ginagamit upang tanggalin ang sobrang fluids sa iyong sugat at pinaprotektahan nila ito laban sa impeksyon. Iniiwan ito sa sugat ng ilang araw. Ang mga dressings ay dapat napalitan kung ang mga ito ay hindi na kayang mag-absorb ng fluid, kung ito ay natanggal sa pagkakakabit, o kaya naman ay nagkaroon na ng leakage ng fluid. Antibiotics. Ang mga sugat ay mayroong maliit na chance gumaling kung sila ay infected ng bakterya. Depende kung gaano kalala ang infeksyon, ang antibiotics ay maaaring ikonsidera. Maaaring ang mga ito ay ina-apply sa mismong sugat tulad ng mga ointments at pwede rin silang inilalagay gamit ang wound compress. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga sugat ng mga taong may diabetic foot syndrome ay mas mabilis gumagaling kapag naglalagay ng antibiotic. Wala pang sapat na pag-aaral kung ang mga antibiotic na iniinom tulad ng mga tablets ay epektibo sa pagpagamot ng mga sugat na matagal gumaling. Compression stockings at compression bandages. Kung ang hindi magandang daloy ng dugo ang sanhi ng iyong chronic wound, ang mga compression stocking o compression bandages ay makatutulong sa pagpapagaling nito ng mas mabilis.
Ang pressure o puwersa mula sa mga stockings ay tinutulungan ang iyong mga ugat sa pagdala ng dugo pabalik sa iyong puso at nagpapaganda ito ng daloy ng dugo. Get your blood sugar under control. Dahil sa koneksyon ng diabetes at sa mga sugat na matagal gumaling, mahalaga na makontrol mo ang iyong mga blood sugar levels. Ang pagsunod sa iyong doktor sa paggamot ng iyong diabetes gamit ang diet, exercise, at medikasyon ay mayroong malaking impluwensya sa iyong resistensya at bilis ng proseso ng paggaling ng iyong katawan. Ang pag-improve ng aktibidad ng red blood cells, white blood cells, at ng iyong kabuuang circulatory system ay makapag-i-improve ng iyong wound healing response at mapaprotektahan ka mula sa mga diabetic wounds. Consult a wound care specialist. Ang mga wound care specialist ay ang mga taong trained sa mas advanced na mga techniques upang makapaggamot ng mga sugat. Pinag-aaralan din nila ang mga tamang paggamit ng mga treatments na hindi basta-basta nagagawa ng mga general doctors. Titignan muna nila ang iyong kondisyon bago magre-rekomenda ng mga specialized na treatment plans at procedure para sa iyo. Hyperbaric oxygen therapy. Sa hyperbaric oxygen therapy, ikaw ay papasok sa isang espesyal na chamber upang lumanghap ng oxygen sa loob ng high pressure. Ito ay para mapataas ang oxygen content sa iyong blood at para mapaganda ang supply ng dugo sa area kung saan ang iyong sugat. Ang hyperbaric oxygen therapy ay effective sa paggamot ng mga sugat na hirap gumaling. Ito ay safe at natural way upang mapaganda ang proseso ng paggaling ng iyong katawan. Sa ganitong paraan, ang iyong katawan ay kayang patayin ang mga bakterya, bawasan ang pamamaga, at makagawa ng mga bagong ugat. Debridement. Kapag ginagamot ang chronic na mga sugat, ang mga doktor ay maaaring tanggalin ang mga patay o namamagang tissue. Ito ay tinatawag na debridement. Ang tissue ay tinatanggal gamit ang tweezers o scalpel. Ang isang enzyme-based gel ay minsan ginagamit at inilalagay upang tulungang malinis ang iyong sugat. Dahil lang debridement ay kadalasan masakit, ang lokal na anesthesia ay ginagamit upang gawing manhid ang iyong sugat. Ultrasound and electromagnetic therapy. Ang ultrasound therapy ay ang paggamot ng chronic wounds gamit ang sound waves. Ang mga sound waves ay ginagawang warm ang iyong katawan. Ngunit, kulang pa ang mga pag-aaral na makapagsasabi na ito ay epektibo sa pagpapabilis ng paggaling ng iyong mga sugat. Ang electromagnetic therapy ay parang ganun din. Inilalagay ang mahinang electromagnetic waves sa sugat gamit ang mga unan o mats na mayroong magnets. Negative pressure wound therapy. Ito ay ang pagtakip ng sugat gamit ang airtight na dressing na konektado sa isang tube. Ang pump ay sisipsipin ang mga fluid na lumalabas mula sa sugat, kaya gumagawa ito ng negative pressure. Pinapaganda nito ang daloy ng iyong dugo sa area ng iyong sugat. Nagustuhan nyo ba ang aming video? Ano pang hinihintay nyo? Kayo'y mag-like and subscribe na!
At syempre, huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell para sa agarang updates. Muli kaming Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!